Espíritu Santo. Amén. Su reino no podría más. A su reino de mí. Bajo potencia, bajo el poder y el Espíritu Santo, 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 Ay, pasalamat sa biyaya ng buhay na patuloy na pinagkakaroon sa atin. At dilugin natin sa bahagi yun, ay nangaraw ang Webes, tayo ay nangalangin sa tulong ng isang ating kapores na paipagaling ng Diyos sa ating kapatid na may karamdaman. At upang maging karapat-dapat tayo ng mga pagsisiyan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaangat ko sa mga pamilya ng Diyos at sa iyo mga kapatid na gawa akong nagkasala sa isip at salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sa nasama ko sa mga napilin na nila at sa iyo mga kapatid at sa iyo mga kapatid na may pangilangan sa pagkukulang. Kawaan tayo ng makapangyarihan ito at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan. Panginoon, kawaan kami. Kristo, kawaan. Kristo, kawaan kami. Panginoon, kawaan. Panginoon, kawaan kami. Mamanaming makapangyarihan ng langit at lupa iyong pinagmamahalaan. Linggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pagdito ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang may liligtas na Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay papakailanman upang pamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas kaysa sa langitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, una para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghahandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman upang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang kanyang dakilang saserdote, hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang ng mga panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo may dakilang saserdote na kaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi tinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya kailangan ang ating dakilang saserdote ay meron ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paghahandog ay animo lamang ng mga langit, ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na si Moises ang tolda,
mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay na ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa pinagkakaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang Yahweh sala, iyo'y patawarin sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y tinggin. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking ihahayag saan man pagtipon ang mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa ako na narito upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyo, dulutan, ng ligay at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang tuon ay dakila ng nagahangad maligtas sa pusa. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Noong panahon yung umalis si Jesus sa kanyang alagad at nagpunta sa tabi ng lawa, sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro ng Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maibit ng mga taong dumarag sa kanya. Marami siyang pinagaling kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalian ng masamang espiritu na nakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At may bit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ang Panginoon. Nagpuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. So, dinudunog sa Jesus ng maraming tao. Tayo ay
makaranas kung paano ang isang lugar ay dinudugog ng tao, maraming tao, sanay tayo sa maraming tao, well, kadalos lamang na kapistahan ng banal na nasa Reno. Ganun, dinudugog sa Jesus. Kaya si Jesus ay nagpahanda ng bangka para siya ay, well, hindi lang siguro para sa kanya, ngunit para din doon sa kapahamakan ng mga taong dumudumog sa kanya. Kasi kapag hindi natin na-control yung crowd, ay malaki. Malaki ang pinsala. Alala natin yung mga namatay at nahirapan doon sa Wawawi. Stop it doon. At bahagi yun na kung saan. Kaya kung makapansin niya ho, sabi nga ako nakaligpas kami sa nasa Reno, na yung mga tao ay umaakyat, makapahid lamang sa imahin ng nasa Reno ay apakad. Pero makita ko natin ay kung tutusin ay sa tingin ng iba, magulo. Pero kung tutusin ko ay yun ay controlled pa. Kasi kung walang control doon, marami ang mamamatay doon. Kaya nga po ngayong taon na ito, tayo nagpapasalamat at walang namatay doon sa pagistahan ng nasa Reno. Walang nahulog sa imburnal o anumang uri ng kamatayan na nasapit. Pero bahagi yun, na ganun yung daluyong ng maraming tao. Sa mga kabataan ngayon, siguro po yung concert, pagkakulungod ng concert, talagang makikita mo na napakaraming tao. So, dinudumog si Jesus. Dinudumog siya bakit? Kasi sa dalawang kadahilan. Una, para sa kagalingan ng mga miskin. Pangalawa, para mapalaya sa mga demon. So ito yung dahilan kung saan ay dinudumog si Jesus. At isang bahagi rin na kung saan ay sa pagkataon na ito na tayo nagkatibog-tibog na hindi naman ganun karaming tao, pero marami rin ang tao na nagpunta ngayon para sa pagdiriwa na kaarawan at nanalangin para sa magalingan ng katawan. May layo sa nag-uli ng karamdaman dahil sa paniniwala natin na ang Diyos ang siyang nagpapagaling sa mga karamdaman, sabagat maaari mayroon pang misyon na ipinagkakaloob ang Diyos para sa bawat isa sa atin at hindi po sa atin ang diriwang ng kaarawan ngayon sa araw na ito. Isang biyaya na ipinagpapasalamat natin sa buong kapatid. Kaya di po, ay sa pagkataon na ito, sabi na ay Father, ay nagre-request na pagmimisa sa bahay. Ay sabi nga po natin, para na rin yung sa kalaman ng iba. Basta po mga kapatid natin na nagdiriwang ng karawan, kaya kawalan hindi makapunta sa simbahan. Yung mga may edad na, hindi lamang yung may kapansanan, kundi yung may edad na nagawa ng kanilang katandaan na hindi na makalakad. Isa po ito sa okasyon na binigyan tayo ng kapangyarihan ng obispo na
kakapag-misa na hindi na humihingi ng permiso sa obispo. So, isa po ito sa bahagi ho na binibigyan ng kapangyarihan ng pari kung sakali mang ninais ng pari na ito ay matugunan. So, para po, bakit? Dahil ito ay isang pagkataon na nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong ikaw. Ninais natin na lumapit kay Jesus. Lumapit kay Jesus. Sa lahat ng banal na pagdiriwang ng misa, tayo ay lumalapit kay Jesus. Maring hindi nga lamang siguro po katulad ng nakikita natin ng mga daluyong ng mga tao. Pero isa ho sa mga pagkakataon na makita natin na ito yung pamamaraan na tayo lumalapit sa Diyos. At isang biyaya na nais nating bigyan ng pansin na sa gitna ng ating pagdiriwang ng ating karawan, nais tayong magpasalamat sa Diyos. At ang simbahan, lalong-lalong na po ang diocese ng San Pablo, ay hindi para maging hadlang para ito'y magkaroon ng kadalaman. Sabagat, nais ng Diyos na tayo lumapit sa kanyang harapan. Bagamat sabi nga natin ay isinasalang-alang din ni Jesus yung crowd control. Nais niya rin yung ating kapahamakan. Pero yun ang huwag nating kalimutan. God will not hinder anyone na nais na lumapit sa kanyang harapan. Hindi pahintulutan ng Diyos, hindi pagbabawala ng Diyos ang sino mang nagnanais na lumapit sa kanya na hindi pinangalagaan ang kanyang katatayuan. Hindi naman ito bahagi ng pag-virus. Kaya nga po, gumagawa rin tayo ng pamamaraan. Lalo-lalo na po sabi na natin sa mga sa alimbawa na lamang po sa kapistahan ng Nazareth. There should always be crowd control. Crowd control. Sa panahon ni Jesus, yung kanyang crowd control ay hindi mga pulis, hindi mga bodyguard. Yung kanyang crowd control ulit, yung dagat. Kaya siya nagpahanda ng bangka, ay doon siya mangangaral para hindi magkaroon sa dagat yun. So, yun yung natural crowd control. Pero, nais ng Diyos na rin yung lumalapit sa kanya ay makarinig sa kanyang mga ipinapahayag, na yung mga lumalapit sa kanya ay makahawak sa kanyang mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Na yung mga lumalapit sa kanya ay mapalayas niya ang mga masasamang espiritu na kumakapit sa kanila. Ipinagpapala ng Diyos ang mga tao, inahayaan ng lumapit sa kanyang harapan upang higit na makamtag yung biyaya ng presensya ng Diyos sa gitna nila. Ito po yung ipinagpapasalamat natin ngayon sa pagkakataon na ito. Sa biyaya na kung saan ay nawa po pakawakan natin, pangalagaan natin na ang Diyos ay nagnanais na tayo ay lumapit sa kanyang harapan. Subong magkamit natin ang biyaya na dulot ng kanyang presensya. Ang maalis ang anumang epekto ng kasalanan, kasi sakit, isa yan sa mga epekto ng kasalanan. Yung pong mga inaalihan ng masamang espiritu. At
maging bahagi na kung saan ay tulad po na ibinahayag po sa banal na kasulatan natin ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos ay lubos na maranasan yung kaligayahan. Kaligayahan na dulot ng Ebanghelyo na ibinahayag sa atin ng Panginoon. The joy of the gospel. Ito po yung isa sa mga encyclical ng ating kasabukuyan Papa Francisco, Evangelium Gaudio, na nawa ay higit nating ipagpapasalamat sa biyaya ng Pope. At samahan po natin, ngayon pa tayo ang kapabili pagpapasalamat sa pagkasapagkataon na ito, sa pagdiriwang ng biyaya ng pagpapasalamat ng Diyos, ay narito kayo para tunay na pagsaluhan, masamahan ang ating kapatid sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At sabi nga natin ay ipanalangin natin ang buong amikapal na nawa ay pakinabangan po natin ang biyaya na ipinagkakaloob ng buong amikapal sa atin, lalong-lalo na po yung biyaya ng buhay. Biyaya ng buhay. Kasi pika, yan ay ibinagkaloob sa atin kasi meron pa tayong gagawin. Meron pa tayong misyon na ipinagkaloob ng buong amikapal sa atin. At sana po ay higit na magiging kapakapakinabang. Kaya po huwag nating sayangin yung regalo. Yung regalo ng buhay. Kaya nga, kahit na po ngayong kapanahonan na ito, kaya po ang simbahan ay hindi sumasangayon sa extrajudicial killing at saka po sa death penalty. Kasi hindi kawalan. Kawalan ng buhay. Kahit na hindi natin sinasabi na ito ay masama. Pero huwag natin kalimutan na ang lahat ng biyaya ay nagsisimula sa biyaya ng buhay. Kahit na po yung pagbabago noob ay nagsisimula sa biyaya ng buhay. At ang biyaya na yan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Bawat minuto na yan ay pahalagahan natin. Sabi pinagkaloob sa atin yan ng Diyos. Huwag nating hayaan na masayang. Gamitin natin yung biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Paano? Pagpapasalamat. Kasi kaya itong ganang pagdiriwang ng misa ito ay isang pagpapasalamat. Pangalawa, ay patuloy natin pangalagaan yung ating katawan. Sabagat nais ng Diyos na tayo ay magkaroon pa ng panahon na higit natin pakinabangan yung biyaya na ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng buong ito. Kahit ako siguro po ay sabihin ng iba na ay paano wala na akong nagagawa sapagkat nandito na lamang sa aking higaan. Meron. Ano yun? Magdasal. Eh napakalaki po yun. Napakalaki na nagagawa ng panalangin. Lalong-lalo na po ng mga tao na kung saan ay makita po natin. Kaya si Jesus, hindi niya rin pinagkait. Yung biyaya na siya ay malapitan ng mga tao na nagnanais na sila ay magkaroon ng kagalingan ng katawan. Sabagat yun ay higit natin na kung saan ay makikita. So, huwag natin kalimutan na habang tayo binibigyan ng Diyos ng biyaya ng buhay, ay ibig sabihin ay may magagawa pa tayo. Mayroon pang misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya, huwag nating panghinaan ng loob. Kahit na po siguro sa nakikita natin na katatayuan, na maaaring hindi katulad ng katatayuan natin ng
limang taon na nakalilipas, hindi na 10 taon na nakalilipas. Kahapon na ako, nag-meeting kami ng mga pare. Kasi, isa ko sa pinag-usapan namin din doon, ay yung help. Help ng mga pare. Binigyan pansin doon na nais ng na ang mga pare din ay pangalagaan ng kanilang kalusugan. Kaya kinakailangan din i-check. Yung regular na check up at saka yung healthy lifestyle. Pinag-iisip kong paano baga magkakaroon ng healthy lifestyle. Nag-iisip kong anong klase ng exercise. Sabi ng isang pare, medyo may meron ng edad. Ang sabi niya ay, mas maganda pa po kayo doon. Sabi niya ay, hindi ko nakakayang sumakay sa bisikleta. Bisikleta ko lang, hindi na kayang sumakay. So, kasi napag-usapan ng isa daw pamaraan ay mag-bisikleta para sa exercise. Pero yung sabihin ay bahagi yun na kung saan ay kinakailang tayong mag-isip ng pamaraan na yung ating kalusugan ay patuloy na mapalakas. Kahit na kumisan, hindi na doon sa pamamaraan na naalala natin 5 years or 10 years ago na pasingsigla natin. Kung yun na kailangan na gumawa tayo ng pamamaraan na pangalagaan ang ating kalusugan. Kasi biyaya ito na ipinagkaloob ng buong litapan sa atin. And then yung pangatlo, yung patuloy po natin pagkakasalamat na ibinudulog sa patuloy natin. Kasi nga, sabi ko nga po, isa sa mga nagnanais natin, hindi lang po siguro para sa ating parokya, kahit maging bahagi din po ng apostolate ng tao. Pero lalong-lalong na po sa ating parokya na ito. Na maging bahagi ng ating pagkilos na manalangin kahit sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kasi ito isang pagkakataon na kung saan ay matulungan natin katulad na ipinamanik sa atin ni San Martin de Porres. Yung kanyang malawak na pagtingin sa mga may sakit at sa kanyang pag-aalaga sa mga may karamdaman. Kaya maging bahagi na po ng ating pagkilos. Kasi kung yan sinasabi natin na lalo ngayon, i-araw ngayon ng Webes, yung araw na itinatalaga natin kay San Martin de Porres. Nang una po, yung ating araw ay araw ng Martes. Sabi mo, may nakausap akong Dominicano, si San Martin ay Dominican. Sabi niya, Father, sa aming community, all over the world, ng araw na ibinibigyan namin kay San Martin, ay Webes. So, kaya minug natin ng from Tuesday to Thursday na mabigyan natin ng pagkaparangal. Si San Martin, bakit? Kasi isang uto sa kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Mag-alaga sa mga may sakit at nawa mga manalangin na sa mga taong nag-aalaga sa mga may sakit. Hindi lamang sapagkat tayo ay may sakit o dahil sa tayo nag-aalaga sa mga may sakit. Ngunit bakit? Dahil nais natin na tularan na yung ministry ni San Martin de Porres na tayo ay nagdarasal para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga ang ministry. Tayo man yan o hindi, kamag-anak ba natin o hindi. Kasi yun ang apostolic natin. Yun ang maging bahagi sana ng ating, yun ang
yun ang ninanais natin ang maging bahagi ng kalinangan ng ating parokya, na maging ito yung trust, manalangin para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. May sakit ka man o wala. May sakit pa ang kamag-anak mo o wala. Kasi bakit? Yun kasi ginawa ng San Martin. Hindi lamang na, abot ka nagdarasal kasi may sakit ako eh. Hindi. Nagdarasal ka sa mga may sakit. Kahit na wala akong sakit. Bakit? Ayun kasi yung gawain ng San Martin. At ito yung panalangin natin sa harapan ng puno sa Papa. Sa biyaya nito, lalong-lalo na sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Nagsimula, lahat ng ito ay sa biyaya ng buhay. Ilangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ay kaluptuan ng Diyos sa mga